Ito na yung part 2 ng tutorial about sa starting items to end game items ng mga characters. Bali for today, BK naman ang pag-uusapan natin. Kung ano yung mga panimulang item na gagamitin ninyo hanggang sa pang PvP set ninyo. Bali sa panimula, meron tayong tatlong items na magagamit ninyong makatulong makapagpa-level sa inyo. Yung Hyon Dragon set, Vicious set, at saka Rave set. Lagay nyo lang dito sa auction, Dragon. Then, click nyo yung Ancient. Eto siya. Kung medyo tight yung budget ninyo guys, tapos talagang literal na newbie talaga kayo, eto yung pinaka magandang gamitin ninyong panimula. Hyon. Kasi yan, madalas, yan, makikita nyo naman, Chaos Soul. Pero pagdating dun sa Vicious, medyo may presyo. Kasi isa yan sa ginagamit na pang endgame ng mga malalakas na. In addition, itong Hyon na set, included na dun yung sword. Unlike dito sa Vicious. Sa Vicious talagang, well, ano siya, set talaga siya. Helm, armor, pants, tapos isang accessory na Ring of Earth. Bali, ang kulang na lang ay gloves and boots. Punta naman tayo sa Rave set. Type nyo plate, then click Ancient. Ito naman yung Rave set. May mga nakikita akong gumagamit ng Rave set na BK at RF. Malakas din kasi yung pinaka stats niya. Kung mapapansin nyo dito, sa 3 set effect, nakalagay na double damage rate 10%, tapos ignore defense rate plus 5. Tingnan natin dito kung may makikita tayong naka-rave set na malakas. Kung nandito pa siya, bali kasi kanina nakita ko na yun eh. Mukhang umalis na. Ayun. Ito. 800 plus ng powered by si Bokyu. Naka-rave set siya guys. Kung nakita ninyo. Punta naman tayo sa endgame set. Yung mga pang bakbakan na. Unang-una, Dragon Knight set. Plus 11 to 13 with yellow option then pink option na merong increase damage decrease or SD ratio na additional na 5%. Ito. Katulad nito ni Lagkit. Naka DK set siya, yung DK set. Plus 13 yan. Papakita ko sa inyo sa auction. Search nyo, Dragon Knight. Then, minimum level into 11. With luck. Yan, kung mapapansin ninyo, dito sa plus 11 na to, wala pa siyang yellow option and pink option, kaya medyo mababa yung presyo niya. Unlike dito, halos 20 bilang yung in-increase. Meron ng YO and PO. Ito yung parang katumbas guys ng Phoenix Soul ng Rage Fighter. Ito yung set na yun. Yan. Isa yan sa pang endgame. Move on tayo. Second one is Exe Dragon set. Yung excellent. Papakita ko sa inyo.
Search Dragon. Minimum level 11 tayo lagi. Dahil sa damage decrease. Then click nyo yung lock tsaka excellent. May ibang lumalabas eh. Set natin ng helm, armor, pants, gloves, and boots. Ayan. Dito, kung mapapansin ninyo, tatlo ulit yung pagpipilian na klase. Isang damage reduction with damage reflection. Hanap pa tayo. Bali, wala yatang nagbibenta sa auction ng ibang klase. Yung DSR kasi guys, yung damage success rate, defense success rate, ayan, for ano lang yan, PVM, person versus monster. Bali, walang nagbibenta ng ibang option. Bali, yung isa pang option, HP and damage reduction, tapos yung isa pa HP ref, HP and reflection. Bali, tatlo yung pagpipilian nyo kung gusto nyo ng excellent dragon set. Maghahanap tayo ng naka-excellent dragon set. Bakit nawawala kayo pag ipapakita ko na kayo? Si Icebox kasi naka-vicious set siya. Nawawala sila pag ipapakita ko na sila. Okay. Bali ngayon, wala tayong makitang naka-excellent dragon set. Dahil itong si Vib at itong si Murdereb at itong si Dens Uno, itong si Gabe, lahat sila naka-ancient. Paano ko nasabing naka-ancient set sila? Kung mapapansin nyo guys, may umiikot dyan. Ayan, yung kulay blue na yan. Ayan yung pinaka basehan kung bakit naka-ancient set na makikita nyo agad. May umiikot. Move on. Pangatlo guys. Titan set. Ito na yung 380 set. Katulad nito ni Vix. Tama ba ako? O DA to? Hanap na tayo nito. Nakatalikod kasi siya guys eh, kaya hindi ko masyadong makikita eh. Wala akong masyadong tambay sa S1 ngayon. Kaya isa-search na lang natin. Titan. Click. Minimum level ulit natin, 11. Ayaw. Dito tayo sa 13. Lock. Ito. Ito yung pang endgame din. Titan. Then katulad sa RF at saka kahit saang 380 set, laging kailangan yung tatandaan na mas maganda yung level 3. Level 3 na seed. Kasi mas mataas siya. At mas mahal, syempre. Pang-apat naman natin na pag-uusapan ay ang vicious set. Katulad ng sabi ko kanina. Isa to sa pinakamahal. Kahit walang apps. Papakita ko sa inyo. Katulad na lang neto. 19 bless, wala siyang apps pero perfect siya. Kaya halos yung mga plus 13 yan, umaabot din ng 150 to 200 B.
kung hindi ako nagkakamali. Eto naman siya. Ganyan yung magiging itsura ng karakter ninyo. Napapansin ko, in demand dyan, Vicious set, kasi ang ganda ng set effect niya. Papakita ko sa inyo. Eto. Pag 4 set effect, pagka kumpleto mo yung set, yung double damage rate mo increase into 10%, minimum and physical, ay minimum and maximum may increase din, then ignore defense plus 5. Kaya maraming nag-aano niyan, nagsiset ng ganyan kung mapapansin ninyo. Ayan, pag dito pa lang, pag nagbilang pa lang tayo eh, isa, dalawa, tatlo. Eto pa, apat. Magiging ganito yung set ninyo, guys. Mamimili kayo kung Titan yung gloves ninyo or yung katulad ng HP ref na Exedragon. Siyempre, pagka Titan, medyo hindi siya kakulay. Ayan, katulad nito, example. Depende sa trip ninyo kung ano yung tingin nyong mas lalakas yung karakter ninyo. Punta naman tayo sa weapon. Dalawa yung weapon na pang endgame ng BK. Isang bone blade. Pakita natin. Bone blade. Lagay natin sa plus 13. Kasi katulad ng lagi kong pinapaalala, sa plus 13 lang merong SD ignore. Eto siya. Bone blade plus 13. SD ignore with yellow option. 200B yung nasa auction. Net. Ang isa pang pinaka-solid na pang-endgame ng Blade Knight ay XBA. Blood Angel Sword. Click natin yung lock and excellent. Ayan. Ayan yung gintong espada. Katulad na lang nito. Perfect XBA sword. Makikita nyo naman talagang sobrang mahal, guys. Kaya pag level 900 na kayo, tsagain ninyo yung kundun. Diyan nadadrop yun. Pag nakakuha kayo ng excellent damage rate, plus 10, tapos may damage per level, eto ang makukuha ninyong bless. 3,600 bless, no ups. Paano pa pag plus 13 yan? Eto pa lang eh. Isang ano lang siya, isang option. EDR lang, tapos plus 13 SD ignore. 1,800 bless. Sobrang swerte nang nakakuha nung nasa taas. Napakamahal. Eto naman, plus 15. Maganda rin yung option niya. Ano pa ba? Punta naman tayo sa wing. Ang wing ninyo ay Storm Wing. Storm. Click natin yung wing. For endgame, suggestion, kung walang budget ulit, pang may luck, pipili kayo dito sa reflection or SD ignore ulit. Ay hindi, ignore defense rate. Eto. Ignore defense rate or reflection. Depende sa trip ninyo kung anong type ng BK kayo. So, bali overall, for suggestion ko, tsaka kung ano yung pinaka-trip ko sa lahat ng set, total, kung tight budget, syempre, kailangan natin i-consider yun. Para sa akin, Dragon Knight set ako. Pwede na tong pangpalagan. Kasi guys, yung excellent Dragon Knight set, medyo rare na siya ngayon eh. At saka mahal. Unlike dito,
maraming naga-apps niyan. Makukuha ninyo yung PS set and the Dragon Knight set sa Kanturo Relics. Diyan. Diyan ninyo makukuha yung mga parts na yan. Diyan sila madalas nagda-drop. Diyan yung mga vulkano, yung mga pang AE, ganun. Kaya kung gusto ninyo mag-apps at gusto ninyong mahirapan na huwag na kayong bumili sa auction, dun kayo mag-hunt. Pero per part nyan, usually 1B lang. No apps. Pero with lock. Bali, ayun na muna sa susunod na video about naman sa Growlancer. Ayun lang. Salamat.